Magandang hapon sa lahat, kami ang ikatlong pangkat. At ngayon, itatalakay namin ang tungkol sa kuha o shots, musika at pag-iilaw. So una, tatalakayin namin ang kuha o shots. So ano nga ba ang kuha o shots? Ito ay ang pagkilos o paggalaw na nakuna ng kamera mula sa pag-andar hanggang sa paghinto. Natutulungan din ito ng mga tiyak na kuha o shots ang lubusang pag-unawa ng mga manonood sa taglay na paningin at damdamin sa isang pelikula. May iba't ibang uri ang nakuha o shots ng kamera sa eksena. At ito ay napakahalaga dahil ito ay nakakatulong upang lubusang madarama ng manonood ang damdaming taglay sa mga eksena ng pelikula na higit na kailangan maunawaan ng isang manonood. So mayroong apat na uri. Ito ay close-up shot, medium shot, tracking shot at long shot. So ano nga ba ang close-up shot? Ang close-up shot ay kuha kung saan ang distansya sa pagitan ng tauhan at ang kamera ay maliit lamang. Ang kuha ring ito ay nakakatipid ng ibang pangangailangan pamproduksyon sapagkat kaunting ilaw, galaw at artista lamang ang kailangan. So ang ibig sabihin ng close-up shot, hindi gaano kakomplikado ang gagawin na paghahanda pag itong uri ng shot ang gagamitin. Pangalawa naman ay ang medium shot. So ang ibig sabihin ng medium shot ay ang kuha ng pangunahing bagay o tauhan ay pantay sa taas nito mula sa bewang pataas. At ang layunin ng shot na ito ay ipakita ang postura at pakikitungo ng isang artista kaugnay sa ibang artista. Ang pangatlong uri ay ang tracking shot. Ang tracking shot naman ay tumutukoy sa kuha ng kamera na sumusunod sa mga galaw o bagay sa isang eksena. Ipinapakita ng direktor ang pagsunod ng lahat ng detalye na kasama sa eksena para mabisa nitong maipakita sa mga manonood. At panghuling uri naman ay tinatawag na long shot. So ang long shot ay pangunahing lugar o tauhan na may malayong agwat mula sa kamera gaya ng iba't ibang instruktura katulad ng mga tore, simbahan o tulay. Ginagamit ang long shot bilang establishing shot o pagpapakita ng luna ng isang pelikula. At ayon naman kay Evasco E., ang bawat kuha ay may kahulugan at kailangang pag-isipan ng manunuri ang dahilan kung bakit kumukuha ng ganoong klase ng shot. At sunod naman na aming tatalakayin ay tungkol sa musika. So sa isang pelikula, hindi lang ang kuha o shots ang isang importanteng bagay sa paggawa ng pelikula. Isa din ang musika na napaka-importanteng bagay dahil ang musika ay may malaki na papel na ginagampanan sa pelikula. At ayon dito, hindi maipaghihiwalay ang musika at ang pelikula. So karaniwan, may mga pagkakataon na sa ating panonood ay hindi natin masyadong pinahalagahan ang musika. Sapagkat nakatuon lamang tayo sa mga nasisiganap o mismong kwento ng pelikula. Sabi ni Boggs, pinaliliwanag ng musika ang dalawang pananaw ng wastong antas ng subordinasyon. At sabi din niya na hindi dapat napakamaganda ang musika sapagkat maaaring maagaw nito ang atensyon ng mga manunood. So ang musika ng pelikula ay nahahati sa dalawa. Ito ay Mickey Mousing at ang ritmo ng musika. So ano nga ba ang Mickey Mousing? So ang Mickey Mousing na teknik ay halaw sa animasyon. Ito ay isang tumpak, kinalkulya ng musika at kilos. At panghuli naman ay ang ritmo ng musika. Ang ritmo ng musika ay kapareho sa natural na ritmo ng mga gumagalaw ng mga bagay sa screen. Sa katunayan, malaki talaga ang naiambag ng musika sa kung paano tayo tumutugon o sa ating mismong pagdanas ng pelikula. Natatamo ng musika na parang nagpapatatag ang emosyong isinasaad ng mga imaheng nakikita. Pinasisiglan nito ang ating imahinasyon at ekspresibong emosyon na hindi na ipaparating na mga purong imahe lamang. Kaya hindi maipaghiwalay ang musika at pelikula. Ang pag-iilaw naman ay nakapagsasabi ng mga kayarian.
sa artistikong pag-iilaw ng paglikha ng pelikula ay higit lamang sa pananglaw nang nagpapahintulot sa atin na makita ang aksyon. May iba't ibang uri ang pag-iilaw. Isa nito ang highlights, frontal lighting, backlighting, underlighting at saka top lighting. Ang mga direktor at maninikreto ay kadalasang nagpapasiya sa dalawang pangunahing panigmumulan. Isa nito ang mahalagang liwanag at liwanag na punan. At sa pamamagitan ng pagsamasama nito ng susi at punan at sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang mga mapagkukunan, ang ilaw ay maaaring kontrolado ng lubos na insakto. Ang susunod naman na aming tatalakayin ay kung paano namin isinuri ang trailer ng Marosa sa tungkol sa kuha o shots, musika at ang kanyang pag-iilaw. Ang pagsusuri sa Marosa tungkol sa kanyang kuha o shots, musika at pag-iilaw. Sa trailer namin nakita, ang ginamit na kuha o shots ay medium shot na kung saan ang pangunahing bagay o tauhan ay pantay sa taas nito mula sa baywang at pataas. At nakita namin sa trailer na ang layunin nito ay pakita ang postura at pakikitungo ng isang artista kaugnay sa ibang artista. Ito ay maaaring lumikha ng tensyon. At pangalawa naman ay ang sa musika. Ang musika na ginamit sa Marosa na aming nakita ay isang misteryo ng musika. Dahil sa pelikula, ito ay nagpapakita ng mapanganib na sitwasyon. Sa pag-iilaw naman, ito ang aming pagsusuri. Ito ay medyo madilim ang pag-iilaw na ginagamit ng pelikulang ito upang mabagay sa sitwasyon sa kalagayan ng pelikula ng Marosa. Dahil ito ay paraan ng paggamit natin ng silid. Ang paggamit ng mga anino at liwanag ay napakamahalaga.